si Monique ang napiling ipakasal para kay Lavimir na isang anak ng businessman. Parehong mula sa marangyang pamumuhay ang bawat isa. Ngunit kahit anong gawin, wala talagang maramdaman si Lavimir para sa dalaga. Hanggang sa isang araw, umuwi ito ng lasing. Ano na naman bang nangyari sa'yo? Bakit ka lasing? Nag-aalala ang ani Monique nang pagbuksan ito ng pinto. Pero obviously, lasing talaga ito kaya naman kinailangan pang alalayin ng dalaga ang kanyang fiancé. Bagaman hindi pa sila kasal, napagdesisyonan na ng kanilang mga magulang na magsama sila, pero iyon yata ang pinakamaling desisyon na nagawa ng mga ito para sa dalawa. Let me go! Ani Lavimir na pilit tinutulak ang dalaga palayo sa kanya, ngunit hindi pwede dahil babagsak siya. I said let me go! Boba ka ba? Ani to pa. Bagaman ganoon ang araw-araw na dinadanas ni Monique, hindi niya ito inaalintana dahil mahal niya ang kanyang mga magulang. Wala siyang utos ng mga ito na hindi niya sinunod. Inalalayan pa din ni Monique si Lavimir hanggang marating nila ang kanilang kwarto. Ayaw mo kong bitawan ah? Naghahamon ang tinig ni Lavimir. Ang kaninang pagewang-gewang na binata parang naging isang napakalakas. Madiin ang hawakan nito ang braso ni Monique. Then be my food tonight. Anito pa. Babaero si Lavimir at talagang kahit kaunti, wala siyang plano na magpatali sa dalaga. Marinitong hinila si Monique pabagsak sa kama. Walang pagdadalawang isip at padarag niyang hinila ang pantulog na suot ni Monique. Hindi niya inalintana kahit pa masira ang mga button nun. Napalunok si Lavimir nang sumilay ang napakaputing balat ni Monique. Parang nawala ang kalasingan ni Lavimir. Nag-aalangan siyang ituloy ang binabalak niya. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang kunin ni Monique ang kanyang kamay at kusang dinala iyon sa kanyang pinakatitigan. Do what you want. Anang inosenteng tinig ng dalaga. Nagbabaka sakali si Monique na magawa siya nitong mahalin kung iaalay niya ang kanyang sarili. Kusang inalis ni Monique ang mga saplot niya sa katawan. Bagaman nahihiya dahil unang beses pa lamang ito, hindi niya iyon inisip. Pikit mata niyang tiniis ang lahat. Kung minsan ay nadidinig niya ang tinig ni Lavimir kung paanong nasasayahan. Saksi si Lavimir kung paanong masaktan si Monique nang pumasok siya sa kasikipan nito. Senyales na barhen pa ang dalaga. Patapos na si Lavimir nang magsalita ito. Kung inaakala mo'y mamahalin kita dahil sa pangyaring to, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko gagawin yun. Kahit pa sa huling hininga ko. Bulong nito sa tenga ng dalaga. Na mga sandaling yun, para bang isang malaking pagkakamali na nabuhay si Monique sa mundo. Ang kanyang kaberhenan, napakahalaga sa kanya. Ngunit binasura lamang iyon ng babaero niyang fiancé. Huwag kang mag-alala, Lavimir. Hindi ako aasa. Dahil kusa mong mararamdaman yan. Sa ilang buwan nilang pagsasama, ngayon lamang nagbitaw ng salita si Monique dahil pagod na siyang umintindi. Nang mga sandaling yun, parang sinampal si Monique ng katotohanan na walang halaga ang buhay niya. Tulog na si Lavimir nang tumayo siya. Ang kirot sa pagitan ng kanyang hita, hindi niya ininda. Nakabalot ng puting kumot ang hubad niyang katawan. Tinitigan niya ang lalaki na lumapas tangan sa kanyang pagkatao. Uungat siya nga ang nag-offer noon, ngunit ang mga matatalim na salita ni Lavimir ang kanyang tinutukoy. Balang araw, mahihibang ka, kakahanap sa akin. Itaga mo yan sa isip mo, Concepcion. Aniya, patungkol sa apelyido ni Lavimir. Tumutulo ang luha ni Monique habang inaayos ang kanyang sarili. Dapat ay pagsasawalang bahala niya ang alok ng kaibigan niyang si Megan papunta sa Paris. Tulad kasi ng kanyang kaibigan, isa din siyang interior designer kaya nga match na match sila ni Lavimir dahil engineer ito. Inayos ni Monique ang kanyang mga gamit habang malalim ang tulog ni Lavimir. Tumutulo ang kanyang luha dahil hindi lang si Lavimir ang maiiwan niya, kundi pati na ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mami. Unika ihalang siya kaya naman talagang mag-aalala ito sa kanya. Nasa airport niya siya nang magkita sila ni Megan. Sigurado ka na ba dyan? Madami pang pagkakataon, Monique. Baka pagsisihan mo lang ang desisyon mo. Naniniguro ang ani Megan, pero umiling lamang si Monique. Di ko kaya, Megan. Alam kong itatakwil ako ng magulang ko, pero ang paulit-ulit na pagtapak sa akin ng konsepsyon na yun, di ko na kayang tagalan. Malungkot na ani Monique. Pagdating sa Paris, napakarami kaagad na kontratang nakuha ni Monique.
Kilala na kasi si Megan doon. Bukod pa doon, nakatulong ang magandang mukha ni Monique. Napakaraming nagtatangka na lumigaw sa kanya. Ngunit masyado siyang tutok sa kanyang profesyon. Para kay Monique, walang puwang ang puso, lalo na at nag-iisa siya. Ngunit habang lumilipas ang buwan, ay unti-unting nagbabago ang katawan at pakiramdam ni Monique. Isang umaga nga, habang kausap niya si Mr. Smith, isa sa pinakamabigat niyang kliyente at talagang interesado sa kanya. "Are you alright, Miss Alcantara?" Nag-aalalang ani Mr. Smith. Pikit matang tumango si Monique. Nasa opisina sila. Sinadya pa talaga siya ni Mr. Smith sa sarili niyang teritoryo. Nang hindi na makayanan ni Monique ay humingi na siya ng dispensa. Nagmamadali siyang pumasok sa comfort room at isinuka ang laman ng kanyang sikmura. Pero wala naman iyong laman, sadyang para lamang binabaliktad ang kanyang sikmura. Ayaw mag-overthink ni Monique dahil isang beses lang na may namagitan sa kanila ni Lavimir. Kaya iniisip niya na lamang na baka dahil sa pagpapalipas niya lamang iyon ang gutom. Nangihina siya nang lumabas ng comfort room. Sa kasamaang palad, kinailangan nilang i-cancel ang meeting dahil sa hindi magandang pakiramdam ni Monique. "I'll bring you to the hospital," alok ni Mr. Smith, pero umiling lamang si Monique. "No," mariingan niya. "I can handle myself. Please, just leave me alone," nakikiusap na aniya. Bagaman alalang-alala ang binata, hindi din siya hinayaan ni Monique na tumulong. Masyadong malaki ang naging epekto ni Lavimir sa kanya. Kaya naman talagang itinanim niya sa isip niya na walang lalaki na papasok sa buhay niya. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil ng araw ding yun, halos talikuran ni Monique ang kanyang buhay matapos niyang malaman na dinadala niya ang binhi ni Lavimir sa kanyang sinapupunan. Basa ng luha ang kanyang pisngi nang pumasok si Megan. "Monique?" Alalang boses kaagad ng kaibigan niya ang bumalot sa loob ng hospital pagpasok sa kanyang kwarto. "Bakit ka naman umiiyak? Mai-stress ang baby dyan sa tiyan mo. Tumahan ka na." Pagpapakalma nito sa kanya. "Mawag sa akin si Mr. Smith. Nag-aalala siya sa iyo." "Megan, alam kong inosente ang batang nasa sinapupunan ko. Pero hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob." "Bakit? Bakit ngayon na umalis na ako sa pudar ni Lavimir?" Luha ang ani Monique. Batid ni Megan na hindi sapat ang kanyang yakap para pag-aanin ang loob ni Monique. Pero ginawa niya pa din kasabay ng paghaplos niya sa likod nito. "Sa halip na nag-iiyak ka dyan, bakit hindi mo gawing inspirasyon ng lahat ng dinadanas mo ngayon para mas lalong mapabuti? Magsumikap ka, hindi na lang dahil sa sarili mo, kundi sa batang nasa sinapupunan mo," ani Megan. Kahit papaano, nahimasmasan si Monique sa mga tinura ng kanyang kaibigan, samantala si Lavimir, hindi na malaman ang gagawin. "This is all your fault. Hindi ka kasi nag-iisip." Nang gagalaiting saad ng daddy niya nang ipatawag siya nito sa opisina sa mansyon. "Dad, hindi ko naman ginusto na umalis siya. Tao din ako na may nararamdaman kaya please, hindi ko kasalanan na mawala siya sa akin." Nagpapaunawang ani Lavimir ngunit naroon ang bigat sa kanyang tono. "Ah, you're right. Hindi mo kasalanan kung mawala siya sa'yo. Kaya hindi mo din kasalanan kung tuluyan kang mawalan ng mana. Huwag na huwag kong mauulinigan na may babae kang makakasama dahil talagang itatakwil kita." Nagbabantang saad pa ng Ginoo. "Now, get out!" Naiinis na dugtong pa nito habang saluang sentido. Malaki ang pakinabang nila sa parents ni Monique at malaking kawalan oras na umalis sa mga ito sa kanilang negosyo. Makapangyarihan ng mga Alcantara, kaya nga pinipilit ng Ginoong konsepsyon ng dalaga para sa binatang anak dahil malaking kawalan ang mga ito sa kanila. Sa lubong ang kilay ni Lavimir nang umalis. Bubulong-bulong pa nga ito. Nasa kotse na siya nang magring ang kanyang cellphone. Mula ang tawag sa bigati niyang kliyente. "Mr. Smith?" Bungad niya sa linya. Bagaman may inis, isinantabi niya muna iyon dahil sa kausap. "Mr. Concepcion, you know me. Hindi ako tumatawag nang walang kailangan." Anang kausap sa linya. "So what do you want?" Diretsahang saad ni Lavimir. "3 years from now, gawan mo ko ng building na para sa new business ko." Napangiti si Lavimir. "No problem, mabutit medyo matagal-tagal pa. Madami din kasing nakapila sa akin. Manganganak din kasi ang kinuha kong interior designer, kaya kailangan kong magbigay ng malaking palugit." Sandaling natigilan si Lavimir. Sumagi sa alaala niya si Monique, pero pinilit niyang limutin ang makulit na ideya na sumasagi sa kanya. "Napakaswerte ng babae na iyan, Mr. Smith," umiiling na saad ni Lavimir.
Walang tinugon si Mr. Smith, kundi ang matunog na pagngisi. O sige, salamat Mr. Concepcion. Mula sa ulirat na lumiko si Lavimir, may kaibigan siyang special agent at nais niyang humingi ng tulong dito dahil sa malikot na ideya. Nais niyang alamin kung nasaan na nga ba si Monique at kung ano na ang kalagayan nito. Nagmamadaling bumaba si Lavimir sa kanyang kotse. Walang pasabi siyang pumasok sa opisina ng kaibigan niya na abala pala sa pakikipaglabing-labing sa kung sino. Inabutan niya lang naman na nakikipaghalikan ito. The heck, Gonza! Asik niya, tsaka padarag na isinara ang pinto. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago niya muling buksan ang pinto. Nakasalubong pa nga niya ang babae na palabas niya. Nakayuko at halatang nahihiya sa sasabihin niya. Pumasok si Lavimir. Masama ang tingin sa kanya ng kaibigan. Ano bang kailangan mo? Nanggagalaiting tanong nito dahil sa naudlot na mainit na tagpo. Nakita mo na ngang close ang nakalagay. Gumanyan ka pa. Dugtong pa nito patungkol sa pagpasok niya sa opisina. Sorry, okay, sorry. Sarkastikong ani Lavimir. Alam ko naman na hindi mo ako matatanggihan, kaya nga hindi na ako kumatok eh. Eh sino ba yun? Ani Lavimir. Ha? Nauutal na saad ng kaibigan. Hindi din kasi nito alam ang isasagot. Inirapan siya ni Lavimir. Tignan mo, abot ang galit mo sa akin, eh hindi mo nga alam ang pangalan nun. Balik na singhal ni Lavimir. Eh ano ba kasi talaga ang kailangan mo? Inis na anang kanyang kaibigan. Maipapahanap ako. Gusto ko lang malaman kung maayos ba yung kalagayan niya. Ani Lavimir, kinuha niya ang phone niya tsaka pinakita ang picture ni Monique na sinave niya sa kanyang cellphone. Here, Monique Alcantara ang name niya. Wait, fiancé mo to diba? Ngiwing anang lalaki sa kanya. Hindi naman sumagot si Lavimir. Wait, don't tell me tinakasan ka nito dahil babaero ka ding tulad ko. Akasang pangiinis dito, ngunit nang hindi sumagot muli si Lavimir, umugong ang napakalakas na tawa ng lalaki. Sabi na eh, so nagbabagong buhay ka na pala ngayon. Malakas ang tawa nga nito. Leche, tigilan mo na ako Francis, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Nawawalan ng pasensya ang ani Lavimir. Tumangon naman ang kaibigan niya pero hindi naalis ang pagkakangisi. Ilang sandali din, nagpaalam na din si Lavimir pabalik sa opisina niya. Dahil sa sinabi ni Mr. Smith, hindi na siya mapakali. Samot-sari na ang tumatakbo sa kanyang isipan. Maganda naman para sa kanya si Monique at mabait din naman, pero sadyang hindi niya lang talaga tipo si Monique. Wala pa sa plano niya ang pag-asawa o pagpasok sa commitment. Matagal nang nagnilay-nilay si Lavimir kasabay ng pag-google niya sa kanyang trabaho. Hindi niya nga namamalayan na lumilipas ang panahon na si Monique na palagi ang iniisip niya. Dahil wala pa ding nakakalap na impormasyon si Francis kahit ilang buwan nang nakakalipas. Kasalukuyan ang iniisip ni Lavimir ang magiging disenyo ng building na nirequest ni Mr. Smith. Tatlong taon kasing usapan nila ay naging dalawa na lang. Nasa malaking papel ang kanyang paningin nang magring ang cellphone niya na nasa gilid ng kanyang mesa. Oh, ito ang bungad niya. Ang kaibigan niyang si Francis ang nasa linya. Batid niyang wala naman itong magandang ibabalita sa kanya. Kaya ganito ang sinagot niya. Palagi ka nalang high blood sa akin. Tatawa-tawa nga ni Francis. Wala ka naman kasing ibang sasabihin sa akin kundi mag-antay ako, hindi ba? Buriyong na ni Lavimir, pero pagak na pagtawa ni Francis ang bumalot sa linya. Hindi mo sure kaya manahimik ka. Hindi mo naman ako sinasahuran kaya matuto kang mag-antay. Anito pa, dahilan para umirap si Lavimir. She's on Paris. Kaya nga ganito katagal bago natin malaman kung nasan siya. Kasi nga, nasa ibang planeta ang fiancé mo. Ani Francis, hindi kumibo si Lavimir. Kung dati-rati nagagalit ito sa tuwing fiancé niya ang sinasabi ni Francis, ngayon ay hindi na. Is she doing good? Curious na ani Lavimir. Wala pa akong alam. Sinabi ko lang na nasa Paris siya, pero hindi ko pa alam kung nasaan siya. Kainis ni Lavimir, kusa niyang pinatay ang linya, tsaka niya isinandal ang kanyang likod sa swivel chair. Bakit nga ba ako nagkakaganito? Nasabi niya sa kanyang sarili. Una kasi, nais niya lamang malaman ang kalagayan nito. Ngunit ngayon na alam niyang nasa Paris niya ito, para bang nangangati na ang paa niya na bumiyahay papunta dun para lang itanong kung bakit siya nito iniwan kahit obviously ay dala sa pambababae niya at patuloy na pambabaliwala kay Monique nun. Samantala, halos isang taon na din mula nang maipanganak ni Monique ang anak na si Manika. Bagaman siya ang nagdala ng sanggol, hindi naman sa kanya kumuha ang bata.
mas nagkaroon na din siya ng dahilan para mas magsumikap. Kusa siyang tumawag sa parents niya para ipabatid na ayaw na niyang magpakasal kay Lavimir, ngunit labas sa usapan nila ang anak niya. "By next week, baka matapos na ang drawing na pinapagawa ko," ani Mr. Smith. Naging matalik silang magkaibigan. "Kaya ang mundo, kaya wala ka namang dapat na ikatakot kung sa Pilipinas ko ipapagawa ang building na yun. Hindi naman siguro kayo magkikita ng ex-fiancé mo, hindi ba?" "Laser, salamat sa'yo. Hayaan mo, kahit na hindi ko pa nakikita yung sketch, pag-aaralan ko na para mas mapaganda pa yung building mo." Wika ni Monique. Nais kasi ni Laser na unique ang hotel na ipapagawa niya. "How's Monica? Hindi ko siya napapansin lately. Kuha ko ng sitter niya. You know, hindi ako sustentado ng kahit na sino, kaya kailangan ko magsumikap ng para sa anak ko." Lumabi si Laser. "Yeah, right." Nagbuntong hininga ang binata. Maya-maya pa, nilabas na nito ang passport niya pabalik sa Pilipinas. "Here, napaayos ko ng lahat ng papers mo para pagbiyahe mo wala ka nang asikasuhin." "Hindi mo naman kailangan pang gawin to, Laser," ani Monique, pero hinawakan ni Laser ang kamay niya na nasa mesa. "I have to. Noon pa man alam mo na yan." Nasuyong ani to pa patungkol sa lihim na damdamin niya na pilit iniiwasan ni Monique. Binawi niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak ng binata. So, mauna na ako." Parang napapahiyang sad ni Laser. "I have many things to do na eh." Ani to pa, tsaka tipid ng umiti, kaya umiti din si Monique pabalik at tumango. Hinatid niya pa nga ang kaibigang kliyente palabas ng kanyang opisina. Matapos, nagbuntong hininga nang tuluyan itong umalis. Malaki-laki na din ang naitulong ni Mr. Smith sa kanya. Mula nang magdalang tao siya, ito na ang halos gumastos sa kanya, lalo na nang maisilang na ni Monique ang anak niya. Pero itinanim niya sa isip niya na hindi naman porke ganoon, puso niya na ang magiging kabayaran nun, dahil kung ganoon lang din naman, sana ay mas minabuti na lamang niya natawagan si Lavimir at ipaalam ang kanyang pagdadalang tao. Na kahit dadalawang buwan pa lang siyang nanganganak nun, kung saan-saan na siya tumatanggap ng kontrata sa pagdedesign ng mga bahay. "Sigurado ka na ba dyan?" Paniniguro'ng ani Megan, pero tumango lamang si Monique. "Tandaan mong anytime, pwede kayong magkita ni Lavimir. May karapatan siya sa bata at hindi mo sinabi sa kanyang kalagayan mo. Kaya asahan mo nang baka dumating sa punto na kuhanin niya sa'yo ang anak mo." Ani Megan. Sa ulirat na bumagsak ang luha ni Monique, ang isipin pa lang na kukunin ni Lavimir ang anak niya para bang hindi niya na makakayanan, lalo na siguro kung harap-harapan niya itong masasaksihan. "Megan, gagawin ko ang lahat para hindi niya makuha yung anak ko." Matapang na ani Monique. Tipid lang nang umiti si Megan. Naniniwala siya sa dedikasyon ni Monique, pero para kay Megan ay hindi masasabi ang takbo ng panahon. Maaring mabago ang lahat. Alas 3 ng gabi nang maigayak ni Monique ang kanyang gamit. Pasado alas 4 naman nang makasakay siya sa eroplano. Dahil nga kilalang tao si Laser sa Paris, kaya hindi na dumaan pa sa kung anong tanong si Monique dahil may baby din siyang kasama. Bagaman ganoon na lamang ang kaba na bumalot sa kanya, pinilit niyang palakasin ang kanyang loob. Itinanim niya sa puso niya na hindi niya hayaan na makuha ni Lavimir ang anak nila. Lalo pang ang lumakas ang kaba ni Monique habang palapit sila ng palapit hanggang sa tuluyan na siyang makababa sa eroplano. "Ito na yun," nasabi niya sa kanyang sarili. Malakas si Monique na napabuntong hininga. Tinitigan ni Monique ang sanggol niyang karga na ngayon ay mahimbing na natutulog. Humakbang na si Monique palabas ng airport hanggang sa makasalubong niya si Lavimir, ngunit hindi niya ito napansin. Nakatulala si Lavimir habang nakatingin sa kanilang mag-isa. Bagaman lalong gumanda si Monique dahil sa bland na buhok, hindi siya maaaring magkamali. Parang binuhusan si Lavimir ng malamig na tubig, hindi siya makagalaw. Iniisip niya kung nahuli na nga ba siya kaya may karga na itong sanggol. Nakatulala si Lavimir nang mag-vibrate ang kanyang cellphone mula ang tawag kay Francis. "Bro, I knew it. Buntis siya." Galak na ani to pa, pero baliwala na din naman dahil mismong mata ni Lavimir ang nakasaksi na hindi lang ito basta buntis kundi nanganak na din. Nagmamadali si Lavimir nang bumalik siya sa kanyang sarili. Basta niya na lamang ibinulsa ang cellphone niya, tsaka nagtangkang habulin si Monique, pero hindi niya na ito mahagilap. Niya maaaring sadyain si Monique sa poder ng mga Alcantara dahil malaki ang atraso niya sa ama nito. Ang bigla ang pagkawala ng fiancé niya ay sa kanya talaga isinisi, pero aminado naman siyang malaki ang kamalian niya. Kung noong nakaraan ay pinoproblema lang ni Lavimir ang pagsunod sa Paris kay Monique,
Ngayon ay narito na ito sa bansa, ngunit nagdadalawang isip naman siya, lalo't baka may asawa na itong iba. Nang mga sumunod na araw, lalong bumabaon sa isip ni Lavimir si Monique, pero tulad ng usapan nila ni Smith, kailangan niyang mas pag-focusan ang trabaho niya, lalo't hindi lang basta milyon ang kanilang usapan. Natapos ko na, ito ang bungad niya nang tumawag si Mr. Smith. Talagang sakto ang tiyempo ko, pakidala mo naman sa interior designer ko. Ha? You mean, kailangan ko pang pumunta dyan sa Paris? Niwing-an ni Lavimir, pero tinawanan lamang siya ni Mr. Smith. No, mariingan ito. Of course not, nandyan na siya. Ibibigay ko na lang yung address niya. Monique Alcantara ang full name niya. Halaga sa akin ang taong yun, kaya pakisamahan mo kung maaari. Parang binuhusan si Lavimir ng malamig na tubig. Literal na siya'y natigilan. Tinatanong niya sa kanyang isip kung ano ang ugnayan ni Monique at ni Lazer at kung ano nila ang batang bitbit nito. Hindi siya makasagot at patuloy lamang sa pakikinig. Para bang kumikirot ang puso niya nang sumagi sa isip niyang malalim na ang relasyon ng dalawa. Sana ako yun. Iyan ang takbo sa isipan ni Lavimir. Bumalik siya sa ulirat nang magsalitang muli si Mr. Smith. Sasabihin ko na lang din na dadalhin mo na sa kanya yung drawing. No! Kaagad na aniya. Batid niyang may pagtataka kay Mr. Smith sa kanyang inakto. Kaya nga siya ay nagulat din sa kanyang sinambit. No, I mean, you don't have to do that. Gusto kong personal kaming magkakilala. Pahabol na aniya. Bagaman may pagtataka kay Lazer, ay sumang-ayon na din ito. Napaka-gentle mo. O sige, mag-ingat ka na lang. Salamat. Alam ni Lazer, tsaka pinatay ang linya. Tinitigan ni Lavimir ang papel na nasa mesa niya. Matapos ay nagmamadaling tiniklop yun, matapos matanggap ang address mula kay Mr. Smith. Sumakay siya sa kotse at mabilis na minaneho yun. Hindi niya alam kung bakit siya natatakot. Sunod-sunod na paglunok ang nagawa ni Lavimir nang huminto yun sa isang mataas na building. Dito kaya siya tumutuloy? Naitanong niya sa sarili. Nagdadalawang isip man, lakas loob pa din siyang bumaba. Pumasok siya sa building. Hindi na din naman siya inusisa ng gwardya. Pinakawalan ni Lavimir ang kanyang matalim na buntong hininga nang bumukas ang elevator eksakto sa floor kung saan naroon ang unit ni Monique, ngunit hindi niya inaasahan na mukha ni Monique ang sasalubong sa kanya. Nakatapat din ito sa elevator at akmang papasok. Kapwa sila'y nagkagulatan, parehong hindi makakilos. Akmang tatalikod si Monique pabalik sa unit nito nang magsasara na ang elevator, pero kaagad siyang hinila ni Lavimir papasok. Ganoon na lang kalakas ang kaba nila na nararamdaman para sa isa't isa. Natatakot si Monique na baka alam na ni Lavimir na may anak sila. Samantala kinakabahan naman si Lavimir dahil sa hindi niya malamang dahilan, hindi niya alam kung gumanda bang talaga ang fiancé niya o na-miss niya lang ito sa paningin niya. Monique? Malambing na tawag ni Lavimir. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Dapat niya bang unahin ang trabaho o ang kanilang relasyon? Lalo na ang batang bitbit nito. Kung ano nga ba silang dalawa ngayon? Anong kailangan mo? Matapang na tanong ni Monique sa kanya. Napalunok si Lavimir. Base kasi sa tono nito ay hindi na siya basta-basta. Hindi tulad noon na malambing at talagang napaka-sweet. Ano, may kontrata ka kay Mr. Smith? Nabago ang nais na sabihin ni Lavimir. Napatingin si Monique sa papel na hawak nito. Ako yung architect na kinuha niya. Heto ang drawing ko. Napasinghap si Monique. Para siyang napahiya. Inaasahan niya kasing may sasabihin si Lavimir ukol sa kanilang estado. Binigay niya ang address mo. Kaya ko nalaman. Ikaw pala ang designer niya. Tipid ng ngiting saad pa ng binata. Kape tayo para mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Tinaasan ni Monique ng kilay si Lavimir. I mean, about sa building. Pahabol pa ni Lavimir para hindi mag-isip si Monique. Tumingin sa malayo si Monique. Labag sa loob niyang pumayag sa nais ni Lavimir. Tahimik sila habang nasa elevator. How are you? Business, hindi ba? Putol ni Monique sa kanya. No personal question. Magkatrabaho tayo. Yun lang ang dahilan, Lavimir. Mahimik na lamang si Lavimir. Ngayon niya nakumpirma kung ano nga ba talaga ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Na-miss niya si Monique. Ang pangungulila niya ang mas nagpaalab kung bakit ngayon nasasaktan siya sa pagbabaliwala ni Monique dahil minahal niya na ito. Sa isang simpleng coffee shop sila pumunta, katapat lang din ng building. Ikaw pala yung interior designer na pinagmamalaki sa akin ni Mr. Smith.
may malalim kayong ugnayan? Kasali ba yun sa trabaho, Lavimir? Sarcastic kung ani Monique. Oo, dahil ma'am ang itatawag ko sa'yo kung GF ka niya o baka fiancé. Pero Monique naman, kung tulad kong nakakontrata ka lang sa kanya. Seryosong ani Lavimir, sadyang napakatalino nito para hulihin si Monique. Malalim sa kaibigan, pero hindi lovers. Seryosong ani Monique, bagaman ganun ang naging sagot nito, may maliit na kirot pa din na tumibo sa puso ni Lavimir. Ma'am, okay na yun. Tipid ng iting ani Lavimir at saka yumuko. Napatitig si Monique sa kanya. Hindi man kasi ito nagsasabi, bakas naman ang pait sa ngiti nito. Anak ko ba yung sanggol na kasama mo? Ganun na lamang ang takot na bumalot kay Monique. Titig na titig siya kay Lavimir nang mag-angat ito ng paningin. Hindi, may ibang nakabuntis sa akin. Ang kamay ni Monique na nasa mesa, itinago niya sa ilalim dahil sa takot na makitang manginginig siya. Bukod pa kasi dun, nanlalamig ang kamay niya. Doon na nga ang mga paalala ni Megan sa kanya. Pero na-shock siya dahil wala pang isang linggo, nagtagpo na ang landas nila ni Lavimir. Matapos ay nalaman ito kaagad na may anak siya. Kukunin ko na ang drawing mo. Tatawagan na lang kita kung sakali na may makita kong alanganin. Ani Monique, matapos ay nagmamadali itong tumayo, pero pinigil ni Lavimir ang kamay niya. Marahan niyang nilingon ang kamay ni Lavimir na nakahawak sa kanyang pulsuhan. Di pa naman ito ang huli, diba? Nagsusumamong ani Lavimir, pero hindi sumagot si Monique sa halip, binawi lang nito ang kamay niya. Nanikip ang puso ni Lavimir. Kasalanan mo naman, kaya hindi ka dapat malungkot. Bigat ang dibdib niyang iniwan ng bayad ng inuming order nila na hindi naman nagalaw. Tinitigan ni Lavimir ang maliwanag na sikat ng araw. Talagang bilog ang mundo, nasabi niya. Ang dati kasing binabaliwala niya, ngayon ay siya na ang binabaliwala. Isang umaga, tinawagan niya si Francis para itigil nito ang kalokohang pag-iimbestiga. So ano na naman ang iutos mo? Alam mo, luging-lugi na ako sa'yo. Nanggagalaiting ani Francis. Kahit sino, hindi magbabayad sa'yo kung ganyan ang serbisyo mo. Nalaman mong buntis siya samantalang ang totoo. Nanganak na siya at higit isang taon na ang bata. Singhal ni Lavimir sa kanya. Oo na, sige na. E ano naman ba kasi ngayon? Nabuburyong na ani Francis. Gusto ko malaman kung may nakarelasyon siyang iba. Kung sino ang ama ng batang yun. O sige, bigyan mo ko ng 24 oras. Anang kaibigan niya, tsaka pinatay ang linya. Pakiramdam ni Lavimir, may kakaiba sa katawan niya. Binagsak niya sa kama ang katawan niya at inisip ang magandang mukha ni Monique hanggang sa hindi niya namamalayang kinain na siya ng antok. Nang sumunod na araw, dinalaw niyang muli ang daddy niya para humingi ng tulong. Nais na talagang lumagay ni Lavimir sa maayos na katayuan. Tatanggapin niya ano't ano man ang nakaraan ni Monique. Gusto niyang ipagdamot ito, ngunit paano? Ano naman ang nakain mo at naging ganyan naman ngayon ang gusto mo? Hindi ba't kalayaan sa Alcantara ng iyon ang nais mo? Bakit ngayon nagbago ang gusto mo? Ngayon ko lang nakita ang sarili ko, Dad. Hindi ko mahanap sa ibang mga katangian na alam kong si Monique lang ang meron. Kaya please, Daddy, tulungan mo ko. Tinitigan lamang siya ng kanyang ama, tsaka sumimsim ng tea na nasa mesa. Tandaan mo, Emir, hindi parang kanina mainit ang pinapasok mo. Na kapag napasok ka, maaari mong iluwa. Minsan mo nang hinayaang mawala ang fiancé mo. Kaya kung hindi mo ito paninindigan, tsak na buhay ko na yung magiging kabayaran, lalo na sa ama ni Monique. Kailangan tayo ng pamilya nila. Kailangan din natin sila kaya kami nagkasundo nun. Pero iba na ang sitwasyon. Maaaring mapapayag ako ng magulang ni Monique, ngunit hindi ang anak nila. I work hard. Gagawin ko lahat, Dad. I promise, paibigin ko muli si Monique. Just promise na kayo na ang bahala sa parents niya. Hindi ko alam kung anong kalokohan niyang nais mo, Emir. Pero sige, wala akong hindi gagawin para sa'yo dahil mahal kita. Kahit papaano, napagaan ng kanyang ama ang kanyang kalooban. Ngunit isang masamang balita naman ang naging kapalit nun. Magkakaroon na kasi sila ng hangganan ni Monique matapos niyang malaman na uuwi na ng Pilipinas si Mr. Smith. Tapos na ang kontrata nila at naaprobahan naman ang drawing niya. Ang kaso nga lang, wala nang rason para magkita pa sila ni Monique. Isang paraan na lamang. Iyon ay ang pag-amin niya na nais niyang manuyo kay Monique. Noong araw ding yun, bumili si Lavimir ng bulaklak para kay Monique. Pinuntahan niya ito sa opisinang nabili nito. Nakataas kaagad ang kilay ni Monique nang siya ay makita.
napatingin ito kagad sa bulaklak na hawak niya. Anong sadya mo? Hindi ba tapos na ang kontrata mo kay Laser? Nagsusungit na ani Monique. Para sa'yo, ani Lavimir, tsaka naglakad palapit kay Monique. Pinanood lamang siya ng babae kung anong gagawin niya. Nilapag ni Lavimir ang bulaklak sa mesa. Anong gimmick yan? It's not a gimmick, Monique. Forgive me, bumalik ka sa'kin. Nagsusumamong ani Lavimir. May anak ako, wala akong pakialam. Kaagad na ani Lavimir. For what? Para gawing kalbaryong muli ang buhay ko? Nakalaya na ako, hindi ako tanga para balikan ka pa. Giit na ani Monique. No, hindi. This time, mamahalin kita pangako. Walang pagdadalawang isip na ani Lavimir. Nang gilid ng luha ni Monique, gusto niyang isumbat kung bakit ngayon pa. Bakit pa siya nito susuyuin? Bakit siya hinayaan ni Lavimir noon na maging miserable bago ito bumalik sa kanya? Namamahalin din naman pala siya nito, bakit hindi pa noon? Sana ay isa silang buong pamilya. Napakaraming katanungan at sumbat na gustong lumabas sa bibig ni Monique, pero pinigil niya dahil ayaw niyang mapaiyak sa harap ng lalaking minsan nang nanakit sa kanyang damdamin. Give me a second chance, please. Wala sa ulirat na lumuhod si Lavimir, bagay na ikinagulat ni Monique. Sinsero naman ito sa mga binibitawang salita, ngunit hindi maaring madala si Monique. Ikakasal na kami ni Laser. Yun ang nagpatahimik kay Lavimir, para siyang pinukpok ng bato sa ulo. Hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Monique. Kahit anong luhod pa yung gawin mo, wala ka na magagawa pa. Umalis ka na. Inilayo ni Monique ang kanyang paningin kay Lavimir. Nakatulala si Lavimir na mga sandaling yun. Habang wala sa wisyo na pinupulot ang kanyang sarili sa pagkakaluhod na hindi niya nagawang magpaalam dahil sa sakit na nararamdaman niya. Sado 6:00 na ng gabi nang pumunta si Lavimir sa isang bahay aliwan. Sari-saring alak ang in-order niya para lang sana kalimutan ang kanyang dinadala. Sir, sobra na po ang nainom niyo. Hindi ko na po kayo maaaring bigyan pa. Anang waiter nang tawagin niya ito. Huwag kang ang makulit. Pahingi pa. Gusto kong makalimot. Singhal niya dito. Kakamot-kamot ang waiter sa kanya. Akmang tatayo si Lavimir, pero kaagad siyang napaupo nang mawalan siya ng balanse. Ang mabuti pa po, ihatid ko na kayo. San po ba ang bahay niyo? Bagaman lasing, nirerespeto pa rin siya ng waiter dahil nga kilala siya sa lugar na yun. Sa unit ng asawa ko, ihatid mo ko doon. Wika ni Lavimir. Sige po. Yung waiter na ang nag-adjust para sa kanya. Out ito sa trabaho para lamang maihatid siya sa unit ni Monique. Ako na ang bahala. Galit pa si Lavimir nang akayin siya ng waiter na tumulong sa kanya palabas ng elevator. Kaya ko ang sarili ko. Aniya pa, tsaka hinawi ang binatang waiter. Kahit ayaw tuloy siya nitong bitawan, napilitan na dahil baka magkasakitan pa sila. Susuray-suray si Lavimir nang kumatok sa unit ni Monique. Pasado 2:00 na ng madaling araw, kaya matagal bago siya pagbuksan ni Monique. Ustong paghatak ni Monique ng pinto, bumagsak sa balikat niya ang lasing na si Lavimir. Lavimir? Nag-aalala ang ani Monique. Ano nangyari sa'yo? Hoy! Sinubukan pa siyang itulak palayo ni Monique, ngunit masyadong mabigat ang mabato nitong katawan. Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala ang ani Monique. Hirap niyang inalalayan si Lavimir sa sofa na nandoon. Maingat niya namang naibagsak si Lavimir doon. Masakit. Angil pa ni Lavimir habang nakapikit. Talagang langong-lango ito sa alak. Yun ang akala ni Monique hanggang sa magsalita na naman si Lavimir. Yung pagganyan mo sa akin, masakit. Nasasaktan ako, Monique. Madamdaming ani Lavimir. Nakaramdam ng kaunting awa si Monique. Tumungo siya sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig na siyang ipamumunas kay Lavimir. Nang bumalik siya sa sala dala ang palanggana, inabutan niyang tumutulo ang luha ni Lavimir habang nakapikit. Kahit ako, hindi ko alam kung bakit ikaw pa din eh. Karma ko yata ito. Dati ayoko sa'yo. Hindi kita gusto. Kahit ang titigan, hindi ko magawa dahil naiinis ako sa'yo. Pero tulad ng paulit-ulit kong sinasabi nun, hindi natuturuan ng puso. Mula nang mawala ka, tsaka lang natanggap ng puso ko na mahal kita, Monique. Pagaman lasing, diretso namang nasasambit iyon ni Lavimir. Hindi siya inalintana ni Monique. Nilinisan lang niya si Lavimir. Kahit paano, may damit naman siyang naitatabi noon na oversize, kaya yun na lang muna ang pinasuot niya dito. Pinagmasdan ni Monique si Lavimir.
Nakakapanghinayang ang lahat. Kung tinarato mo ko ng tama nun, sana buo tayo ngayon. Pero hindi, tinuring mo ko na parang isang basura. Malungkot na ani Monique, akmang tatalikod na siya nang hawakan ni Lavimir ang kanyang pulsuhan. Binalot siya ng kaba dahil baka nadinig nito ang kanyang sinabi, pero hindi na siya nakagalaw ng malakas siyang hilahin ni Lavimir palapit hanggang sa masubsob siya sa dibdib nito. Lavimir, nanlalaki ang matang ani Monique, hindi niya alam ang gagawin niya. Akmang tatayo siya, pero mahigpit ang pagkakayakap ni Lavimir sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Nakikiusap ang tinig ni Monique nang pakawalan siya nito. Mahal na mahal kita. Malamayos na tinig na ani Lavimir. Kahit si Monique ay hindi napigil na magtayuan ng balahibo sa kanyang katawan. Mahal na mahal. Please. Masuyong sad paminsan ni Lavimir. Napakalapit ng kanilang muka kaya hindi mapigil ni Monique na titigan si Lavimir. Ang tibok ng kanyang puso ang tangi niyang nadidinig kasabay ng pagpapalitan nila ng hininga ni Lavimir. Lavimir! Hindi na nakapagsalita si Monique nang mariin hawakan ni Lavimir ang batok niya at ganoon na lamang kadiin ang ibinigay sa kanya. Ang labi na dati pinandidirihan nito, ngayon ay inaasam-asam niyang matikman sa araw-araw. Pakiramdam ni Monique, nalalasing siya sa bawat sandali na magtatagpo ang kanilang labi. Ang bawat kagat ni Lavimir, nagpapalimot sa kanya ng mga nakaraan. Binitiwan ni Lavimir ang batok ni Monique nang magsimula na itong tumugon sa kanya. Dumulas ang kamay ni Lavimir sa balikat ni Monique papunta sa likod niya. Ang manipis na katawan niya ay madaling nabalot ng bisig ni Lavimir. Sinisigurado nito na hindi na siya makakawala pa. Kanina pa sila sa sofa pero hindi man lang sila makaramdam ng pangangalay kahit iisang pwesto lamang ang kinalalagyan nila. Nang itingala ni Monique ang ulo niya, ay mas nagkaroon si Lavimir ng pagkakataon na makadampi ang labi sa leeg niya. Tumaas ang halik ni Lavimir papunta sa panga niya habang ang mga palad nito humahaplos sa magkabilang gilid ng katawan ni Monique. Umalik sa alaala ni Lavimir nung unang may naganap sa kanila ni Monique na mga oras na yun ay napilitan lamang siya, pero itinanim niya sa isipan niya na oras na magbigay ng motibo si Monique, sisiguraduhin niyang lahat ay ibibigay niya. Liligayahin niya si Monique sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ibinababa pa lamang ni Lavimir ang maliit na tela na pantulog ni Monique. Bumalot na sa kabuuan ng unit nito ang malakas na palahaw ng anak ni Monique, dahilan para malakas na maitulak ni Monique si Lavimir. Sa halip na magalit, napangiti si Lavimir. Talagang priority nito ang anak niya. Ngayon ay batid niyang pananakot lamang nang sabihin ni Monique sa kanyang ikakasal na ito kay Lizer, dahil kung totoong ang ikakasal ito, hindi niya na ito mahagka ng ganoon kalala. Bagaman bitin, kontento na si Lavimir doon na wala ang lasing niya. Hindi niya nga lang maintindihan ang sinabi ni Monique sa kanya kanina, pero para sa kanya, hindi na yun mahalaga dahil alam niyang kahit maliit na porsyento ay may pag-asa siya kay Monique. Ayaw ni Lavimir na isa pa siyang iintindihin ni Monique, kaya nagpa siya na lamang siyang umuwi dahil maayos naman na ang kanyang kalagayan. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niyang nakatalong ko iyong waiter na naghatid sa kanya. Baliw, bakit hindi pa ito umuwi? Nasabi niya sa sarili matapos ay umiling. Naupo si Lavimir sa sarili niyang paa, tsaka niya tinapik ang pisngi ng waiter na natutulog. Hey! Aniya rito, kaagad naman itong napadilat. Wake up! Kukurap-kurap pa muna ito bago tuluyang tumayo. Why are you still here? Inosenteng ani Lavimir. Hinihintay ko po kayong lumabas eh. Basagang tinig na katwiran ng binata. Me? Bakit? Inaano ba kita? Nakataas ang kilay na ani Lavimir. Malayo po ang sa amin, wala akong masasakyan, wala din akong pamasahe. Lalong sumimangot si Lavimir, nagtatanong ang mukha niya kung pati ba ang pamasahe ng lalaki obligasyon niyang ibigay. Ibinayad ko po sa nainom niyo lahat ng pera ko, ngiwing anang waiter habang kakamot-kamot sa ulo. Napangiwi si Lavimir. Okay, let's go then. Ani Lavimir, tsaka naunang lumabas. San po ako sasakay? Nahihiyang sad nung binatang waiter. Sinamaan siya ng tingin ni Lavimir. Stop asking, just get in. Masungit na ani Lavimir. Pag-drive mo ako. Aniya pa rito. Mabuti naman po at nawala ang lasing nyo. Ano pong ginawa nyo? Napalunok si Lavimir. Just drive. Sabi ko, huwag kang magtanong, hindi ba? Asik na ani Lavimir.
Pasensya na po. Magkano yung inabunuhan mo sa nainom ko? Nasa 3,000 lang po. Kaya lang natanggal po ako sa trabaho dahil inatid ko kayo. Malungkot na saad ng binata. Gaano ka nakatagal dun? Tanong muli ni Lavimir habang nasa kalsada ang kanyang paningin. Magtatatlong taon na po. Ulila po ako sa magulang. Actually, nag-aaral po ako Twitter naman sa gabi. Engineering po yung kinukuha ko. Then bakit mo ipinagpalit ang trabaho mo sa akin? Dalas ko na po kayong nakikita doon, kaya po minabuti ko pong ihatid kayo kaya lang sa kasamaang palad. Nandiyan na po ako sa building nang ideklara na wala na po akong trabaho. Kakamot-kamot na anang binata. Ethan nga po pala ang pangalan ko. Kaya mong kumuha ng night schedule sa pag-aaral mo? Tanong ni Lavimir. Malaki din kasi ang naitulong ni Ethan sa kanya. Kung hindi siya nito hinatid, hindi niya mahahalikan si Monique at magkaroon ng confidence na ito ay ipaglaban. Gusto kong maging driver ka. Naipreno kagad ni Ethan ang kotse kaya't mahigpit na napahawak si Lavimir. Ang mata niya nang gagalaiti sa galit. What the fuck? Singhal niya kay Ethan. Kung hindi siya napakapit, humampas ang ulo niya. Pasensya na sir, natuwa lang po talaga ako. Nakangiwing ani Ethan kasabay ng pagpunas niya sa pisngi niya habang tumutulo ang luha. Dramatic. Sige na't kailangan ko nang umuwi. Saad paminsan ni Lavimir. Nang bumaba naman pabalik sa sala si Monique, hindi niya na naabutan pa si Lavimir. Umuwi na siya. Naibulong niya sa sarili niya na may halong pagkadismaya. Umaasa kasi siyang matutuloy ang parehong gusto nila. Bagaman wala na si Lavimir, dumiretso pa din siya pababa hanggang sa maupo siya sa sofa. Ginunita niya ang mainit na tagpo na kanina lang na ganap sa kanila ni Lavimir. Napahawak siya sa kanyang labi. Nang dahil sa mainit na halik ni Lavimir, nalimutan niya ang kanyang tampo. Kusa kasi siyang bumigay kay Lavimir. Kung ihingin nga lang nito ang kahinaan niya, baka naibigay niya kanina. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang damdamin ko para kay Lavimir? Naging marupok ako nang dahil sa pagkauhaw sa kanya. Kinagagalitan ni Monique ang kanyang sarili pero wala naman na ding mangyayari kahit magsisi pa siya kaya't minabuti niya nang bumalik sa pagkakatulog. Masyadong natambakan si Lavimir ng mga kliyente niya kaya't naging abala siya sa mga sumunod na araw. Hindi sila nakakapag-usap ni Monique o kahit magkamustahan man lang. Kasalukuyan niyang hawak ang lapis sa kamay niya at naglalagay ng sukat sa malinis at malaking papel. Ito na ang ika-apat niyang sketch ng magring ang po niya. Tamad niyang sinagot yun at basta na lamang inipit sa tenga niya ang telepono. Yes? Bro, kaagad na saad sa linya. Kahit hindi niya sabihin, obviously ay si Francis yun. Ano na naman ang kailangan mo? Bagot na tanong ni Lavimir pero tulad sa tuwing mag-uusap sila, tumatawa ng pagak si Francis. Teka, bakit parang baliktad? Natatawang ani Francis. Tumaas ang kilay ni Lavimir. Hindi ba ikaw ang may kailangan sa akin? Sarkastikong ani to pa. Literal na tumigil sa pagguhit si Lavimir. At paano ako? Sige nga. Nangahamon na tanong ni Lavimir. Tungkol sa pinapaimbestigahan mo sa akin, matutuwa ka kaya sa resulta o maiinis? Sa pagkakaalam ko, ayaw na ayaw mo sa kanya, hindi ba? Mahabang saad ni Francis. Just speak. Direct to your point. Napuno na si Lavimir sa mga makahulugang sinasabi ni Francis. Chill. Tungkol sa sanggol na sinasabi mo, hinanap ko yung hospital na pinag-anakan niya. Bukod doon, natagpuan ko yung kaibigan niya. Paunti-unting ani Francis. Nakagat ni Lavimir ang pangibabang labi niya sa pagpipigil ng inis. Hindi niya naman kasi maaaring basta na lamang ito patayin dahil hindi pa sinasabi ang pinakamahalagang salita na dapat niyang madinig. Napamura na lamang siya sa kanyang isipan. Ang sanggol na hawak ni Monique, pabiti na saad na naman ni Francis. Anak mo, Lavimir. Napatayo si Lavimir. Literal na parang huminto ang oras ng mga sandaling yun. Ano ka mo? Ulitin mo, Francis. Sigurado ka na ba dyan? Paninigurong saad ni Lavimir. Oo naman, kaya kita. Hindi na pinatapos ni Lavimir si Francis. Sa halip ay pinataya na ito at nagmamadaling sumakay sa kotse. Balak niyang puntahan si Monique. Abala naman sa paggagayak ng almusal si Monique habang tulog pa si Manika nang may mag-doorbell sa kanyang unit. May pagkasabik sa kanyang loob nang pagbuksan niya ang tao sa labas. Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang si Laser ang nandun. Hi!
Wagas ang pagkakangitinga nito. Hello, naiiling na Aniya. Why, hindi ka masayang makita ko? Nakalabing Ani Laser. Hindi naman, tara sa loob. Nag-aalang ang Aniya. Saktong naghahanda ko ng almusal. Pilit ang ngiti na pinakawalan ni Monique. Parang napaaga ang luwas mo. Sabi mo sa susunod na buwan pa. Sabi ni, ayaw mo talaga akong makita. Nagtatampuwaring Ani Laser habang pinapanood si Monique na mag-asikaso sa kanya. Patapos na si Monique at takmang uupo nang may panibagong nag-doorbell sa kanyang pinto. Napalunok si Monique na sisiguro niyang ito na si Lavimir at tiyak na mag-aabot ang dalawa. May bisita ka pa pala? Bakit hindi mo pagbuksan? Pangahamon na saad ni Laser, siguro'y para makita nito kung sino ang bisita ni Monique. Sige, pagbubuksan ko lang sandali. Wika ni Monique. Mapino ang kanyang paghakbang hanggang sa tuluyang pagbuksan ni Monique ang nasa likod ng pintong yun at tulad ng inaasahan niya, si Lavimir ang naroon. Monique, kaagad na saad ni Lavimir. Humawak pa nga ito sa magkabilang balikat niya pero kaagad na lumusot ang kanyang paningin sa palapit na si Laser. Mr. Concepcion, masigla akong batiin siya nito palibhas ay walang kaalam-alam kung sino nga ba si Lavimir sa buhay ni Monique. Nabitiwan ni Lavimir ang balikat ni Monique maging ang babae lumihis para sila ay makapag-usap. Inabot ni Laser ang kamay niya kay Lavimir na kaagad naman itong inabot. Mr. Smith, tipid ang ngiting saad ni Lavimir. Si Laser na nga ang humikayat sa kanya papasok. Tinignan lamang ni Lavimir si Monique. Ano nga pala ang sadya mo dito? Maya-maya, saad ni Laser nang kumuha ng pinggan si Monique para kay Lavimir. Hindi nagsalita si Lavimir. Sa halip, inantay niya muna si Monique na makabalik. I'm sorry, Mr. Smith, but it's a private matter. Sa pagitan lamang namin ito ni Monique. Simpleng saad ni Lavimir. Private? Pag-uulit ni Laser pero hindi na siya sinagot ni Lavimir. Nagsalubong ang mata ni Monique at ni Lavimir. Private? Tatangong-tangong saad ni Laser. Kailan pa? May pribado ba kayong malalim na relasyon? Dagdag pa ni Laser. Wala, saad ni Monique, ngunit iba ang naging sagot ni Lavimir. Fiancé ko siya. Seryoso't walang halong pagdadalawang isip na saad ni Lavimir. Mariin na napapikit si Monique. Hindi niya kasi inaasahan na sasabihin ni Lavimir ang bagay na iyon, samantala nagpapalitan naman ng tingin si Laser sa kanilang dalawa. Wait, wala akong maintindihan. Is this a kind of prank? Nagugulumihin ang Ani Laser. Monique, ipaliwanag mo please, ano to? Akmang hawakan ni Laser ang braso ni Monique pero mabilis na humarang si Lavimir. I'm sorry, pero hindi na ako papayag na may iba pang humawak sa kanya. Kukunin ko yung anak ko kasama ang fiancé ko. Matigas na saad ni Lavimir. Lalong hindi nakapagsalita si Monique. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Lavimir kaagad ang katotohanan. Ikaw ang ama ni Manika? So ikaw din ang dahilan kaya lumayo si Monique, tama? Ikaw ang dahilan kaya naging miserable ang buhay ni Monique? Sarkastikong Ani Laser, ang kaninang formal nilang pag-uusap kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng mga sarkastikong litanya. Oo, hindi ko itatanggi yun. Kaya nga heto ako eh. Gusto kong bumawi, lalo't hindi pa din naman huli ang lahat. Matapang na saad ni Lavimir. Kung ikaw pa din ang pipiliin ni Monique, kinasusuklaman ka niya dahil sa mga ginawa mo sa kanya. Akala mo ba sa isang sorry mo lang magiging okay ang lahat? Ngumisi si Laser ng mapang-insulto, tsaka na ito tinignan si Monique. Ayokong maging fair. Sabay silang napalingon nang magsalita si Monique. Please lang, iwan niyo ko. Saad ni Monique, tsaka umakyat papasok sa kwarto. Akmang susunod pa nga si Laser kay Monique nang hawakan ni Lavimir ang balikat nito. Fair hindi ba? Sabay tayong lalabas. Kalmadong saad ni Lavimir. Napairap na lamang si Laser. Matapos ay naunang naglakad palabas. Nag-usap na po kayo? Bungad ni Ethan nang makabalik si Lavimir sa kotse. Umiling naman siya bilang sagot pero nandun kay Laser ang paningin niya. Eh sino naman po yung lalaki na yun? Kapatid niya? Usisa pang minsan ni Ethan. Let's go. Yun lamang ang sinabi ni Lavimir. Pinaandar ni Ethan ang kotse hanggang sa makalayo sila. Lumilingon pa nga si Lavimir sa likod kung wala na doon si Laser hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Ilang minuto pa nga ang pinalipas ni Lavimir bago siya muling nag-utos. Ibalik mo. Utos muli ni Lavimir.
Po? Bagaman nadinig ni Ethan, nagtanong pa din siya pero talagang wala sa mood si Lavimir, kaya ginawa na lamang niya ang utos nito. At tulad ng inaasahan, wala na doon si Lazer. Nagmamadaling nag-doorbell muli si Lavimir. Wala pang 5 segundo nang buksan iyong muli ni Monique, ngunit halata na umiyak ito dahil sa basa nitong pilik mata. Padarag na pumasok si Lavimir para hindi na siya ipagtabuyan ni Monique. Pagpasok niya, kaagad niyang inangkin ang labi nito. Mainit at pinaramdam niyang muli ang pagkauhaw habang hawak niya ang kabilang pisngi ni Monique. What's wrong? Nihirapan kang pumili? Nangungusap na saad ni Lavimir pero tinitigan lamang siya ni Monique. Ang mariin na pagtitig ni Monique sa kanya ang nagpapatunay kung ano ang sagot nito. Mabilis na hinapit ni Lavimir ang bewang ni Monique palapit muli sa kanya. Hinagkan niya muli ang labi nito ng mas maalab. Habol hininga silang pareho nang bitawan ni Lavimir ang kanyang labi. Wala kang dapat na ikabahala sa pagkakataong ito. Mamahalin kita ng higit sa lahat. Pagsisilbihan kita, Monique. Babawiin ko yung mga araw na nawala ako sa tabi mo. Saad pang minsan ni Lavimir pero haya na naman ang luha ni Monique kasabay ng pagtulo ng luha niya. Akala mo ba talaga ganun lang kadali yun? Basagang tinig na saad ni Monique. Emosyonal siyang masyado dahil sa hirap na dinanas niya noon na naaalala niya dahil kaharap niya ang taong dahilan ng lahat ng yun. Sinaktan mo ko. Pagkasabi noon ni Monique, tuluyan ang bumuhos ang luha niya. Sa sakit nga ng loob niya, nahampas niya ang dibdib ni Lavimir. Namamalimos ako sa Paris nang dahil sa'yo. Tinalikuran ako ng parents ko. Lahat ng hirap hinarap ko. Isa kong itinaguyod ang anak natin. Hanggang dumating si Lazer sa buhay ko, lahat ng pagkukulang mo siya ang pumuno. Pisikal at pinansyal para kay Manika. Luha ang saad ni Monique. Ngayon, tingin mo lahat ng yun? Kaya mong palitan? Kaya mong punuan? Paano kita pipiliin? At paano ko tatanggihan si Lazer? Ibig mo bang sabihin siya ang pinipili mo? Biglang lumungkot ang tinig ni Lavimir. Ang kamay niya dumula sa braso ni Monique para bang nawalan siya ng gana na makipag-usap dito. Sabihin mo lang, maluwag kong tatanggapin. Akala ko kasi dahil pumayag kang mahalikan kita ay okay na. Hindi pa pala. Mapait nang umiti si Lavimir tsaka naglakad patalikod sa kanya. Lavimir, tawag ni Monique. Maging ito din kasi ay naguguluhan. Malaki ang utang na loob niya kay Lazer, ngunit hindi naman ibig sabihin nun si Lazer na ang pipiliin niya. Sandaling lumingon si Lavimir at saka itong umiti. Sandali niyang hinaplos ang pisngi ni Monique. Hindi porke aalis ako, iiwan na kita o hayaang mawala muli. Mahal kita at alam kong mas mamahalin palalo at may anak tayo, pero igagalang ko kung anong desisyon mo. Bibigyan kita ng sapat na oras para makapag-isip. Oras na tawagan mo ko kahit buhay ko ang maging kapalit. Babawiin kita. Emosyonal na saad ni Lavimir tsaka hinagkan ng noon ni Monique bago tuluyang lumabas. Bagsak ang katawan nang maupo si Lavimir sa kotse. Malungkot siya. Unang-una, natatakot siyang mawala ng karapatan sa mag-ina niya. Lalo na hindi siyang piliin ito. Sa bahay tayo ng mga Alcantara. I'll guide you on the way. Hindi na sumagot si Ethan at basta na lamang nag-drive. Medyo natagalan pa nga sila dahil sa paggiya ni Lavimir ng daan. Pero madali na silang nakapasok sa pribadong village kung saan naroon ang bahay ng parents ni Monique. Kaagad na nagsalubong ang kilay ng ama ni Monique nang makita si Lavimir. Ano naman ang ginagawa mo dito? Padarag ka agad kung kausapin siya ng Ginoo. Mahal, huminahon ka. Saad naman ang ina ni Monique, yumuko si Lavimir. Nandito po ako para humingi ng tulong. Kapwa natigilan ang mag-asawa na kaharap ni Lavimir. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang ito namupo sa kanila at humingi pa ng tulong. Alam ko pong malaki ang kasalanan ko sa anak nyo at hindi ko po ikinakaila yun. Tita, tito, desidido po akong makuha ulit ang anak nyo. Buo ang loob na saad ni Lavimir. Hindi naman nakasagot ang ama at ina ni Lavimir. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ba ikaw nga ang may kagustuhan na magkahiwalay kayo? Ano naman yung idinadrama mo? May anak po kami ni Monique at desidido po akong makuha ang mag-ina ko. Saad muli ni Lavimir, nang hindi niya makita ang paniniwala sa mata ng ama ni Monique, ay lumuhod siya. Pakiusap tito, aniya pa rito. Mula sa maimpluwensyang pamilya si Lavimir, kaya nga tanggap nila ang pagiging spoiled nito.
pero hindi naman nila naisip na dadating sa punto na luluhod dito para lamang sa tulong nila. Lumuhod ka na, alam ko namang sinsero ka, sadyang hindi lang ako makapaniwala. Malalim na buntong hininga ng Ginoo. Tumayo ka na dyan at mag-usap tayo ng maayos. Naglakad silang mag-asawa paupo sa sofa. Sumunod naman si Lavimir. Sabihin mo kung anong tulong ang nais mo. Wika ng Ginoo. Sa matagal kong pagkawala, ay may nakilala si Monique na kaibigan. Panimula ni Lavimir. Ikinuwento niyang lahat ng tungkol kay Lazer, pati na ang utang na loob na tinatanaw ni Monique sa binata, kaya hindi ito makapamili. Ngayon, ito ang masasabi ko. Sa totoo lang, hindi namin hawak ang isipan ni Monique. Mabait siyang bata, kaya siguro siya nahihirapan. Magaling ang anak kong lumingon o tumanaw ng utang na loob sa mga gumagawa ng mabuti sa kanya. Kaya naman tama siya. Hindi niya maaaring baliwalain ang sakripisyo ng Lazer na yon. Paliwanag ng ama ni Monique, na dismaya si Lavimir dahil hindi niya nadinig ang nais niyang marinig. Pero iho, ang ina naman ni Monique ang nagsalita. Hinawakan pa nga nito ang kamay niya. Matagal nang may pagtangis sa iyo si Monique, kaya nga ninais niya din na ikaw ang pakasalan niya nun dahil bata pa lamang may damdamin na siya para sa iyo. Sadyang nasaktan lang siya noon dahil sa pambabaliwala mo sa kanya. Ang pinakamaganda, bigyan mo siya ng sapat na oras at tinitiyak ko sa iyong ikaw at ikaw pa din ang pipiliin niya. Nakangiting saad ng ginang. Maraming salamat po. Kahit paano, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Tipid ang ngiti na saad ni Lavimir. Kahit paano, alam kong lamang po ako. Gusto ko munang maayos ang galit niyo sa akin bago kukunin ang anak niyo. Mauna na po ako. Lavimir, gulat sa kanya ng Ginoo nang siya'y tumalikod. Akala niya may pahabol pa itong sermon. Noon pala, yayakapin lamang siya nito. Tinapik-tapik pa nga ng tito mani niya ang likod niya. Pakatatag ka lang. Saad nito, ngumiti lang si Lavimir at saka tumango. Nagpaalam lang sandali si Lavimir matapos ay umalis na din dahil ang daddy niya naman ang nais niyang kausapin. Tumawag sa akin ng tito mani mo. Saad ng daddy niya nang pumasok siya habang abala sa pagbabasa ng libro na hawak nito nang ito naman ang puntahan niya sa bahay nito. Balak niyang ibalita ang mga nangyari pero mukhang naunahan na siya. Kung sa bagay, hindi na rin siya magtataka dahil magkaibigan naman ang daddy niya at ang tito mani niya. I decide to stop my job. Yon ang nagpatinag sa Ginoo para siya ay tanawin. Gusto kong mag-handle ng company, Dad. Pagak na tumawa ang Ginoo. Ano naman ang nakain mo't nagbago ang isip mo? Hindi ba't sa pool pa lamang nun, pagdodrawing na ang nais mo? Ano't bigla itong nabago? Isinara ng Ginoo ang libro. Come, aupo ka't magkwentuhan tayo. Matagal-tagal na din mula nang magkaroon tayo ng bonding na mag-ama. Alam kong napakaraming opportunities na nasayang dahil nasa profession ko lang ang focus ko pero ngayon, nagising akong nais kong maging isang huwarang ama sa anak ko. Simpleng ani Lavimir. Anak? Pagkaklaro ng kanyang daddy, napangiwi si Lavimir na wala sa isip niyang wala pa nga palang alam ang daddy niya. Mukhang limitado lang ang naikwento ng kanyang tito Manny. Opo dad, nabuntis ko po si Monique kaya nga po gusto ko siyang maibalik sa madaling panahon. Putol sa kanya ng daddy niya. Hindi po pwedeng ganyan, Emir. Ang apo ko. Hindi maaaring mawala sa akin ang apo ko. Sabay ko kayong ibabaw ng Lazer na yan. Oras na hindi mo nadala sa akin ang apo ko. Puntahan mo si Monique doon. Sabihin mo ako yung nagpapabalik sa kanya. Nang gagalaiting saad ng Ginoo, napangiwi na lamang si Lavimir. Sa isip-isip niya, mukhang napasama pa yung pag-open niya sa daddy niya. Bagaman ganoon ang sinabi ng daddy niya, hindi niya ito sinunod dahil tulad ng pinangako niya kay Monique, nais niyang bigyan ito ng oras para makapag-isip kung ano nga ba ang magiging desisyon nito. Isang buwan ng mabilis na lumipas, kahit tawag or message, hindi ginawa ni Lavimir kay Monique, ganoon na din katagal na hinahawakan niyang isa sa mga kumpanya na binigay ng daddy niya sa kanya. Kung minsan, tinatawagan siya ng daddy niya para itanong kung nasaan ang mag-ina niya, pero hindi niya yun masagot. Basta sinasabi niya lang na darating din ang oras na makakasama niya ang mag-ina niya, ngunit hindi pa sa ngayon. Ngayon nga ay katatapos lamang ng conference meeting nila. Isang construction company din kasi ang binigay sa kanya ng daddy niya. Iyong aakma sa pinagtapusan niya. Palabas na sana si Lavimir sa kwarto nang mamataan niyang papasok si Lazer. Siyempre, nandoon ang pagtataka at inis. Pero ngayong mas mataas na siya at may iniingatan na siyang pangalan, kailangan niyang mag-ingat sa mga salitang bibitiwan niya.
kailangan niya maging formal o kagalang-galang, mapaharap o likod man ng tao. "What's bring you here, Mr. Smith?" nakangiting saad ni Lavimir. "Have a seat." Alok niya pa rito. Tumangulang si Lizer. Maaliwalas na ang mukha nito. Mukhang nabigla lang talaga ito nang una silang magkaharap at magkaaminan pa ng totoo. Naupo si Lizer. "I just wanna congratulate you." May pait sa ngiti, ngunit sincero nang sabihin iyon ni Lizer. "Nag-usap na kami ni Monique. You know, almost 2 years din ang pagiging magkaibigan namin." Malungkot na buntong hininga ni Lizer. "Una pa lang, alam kong hindi niya na kayang suklian ang damdamin ko. Masyado siyang private, kaya hindi ko naisip na ikaw ang ex-fiancé niya. She said sorry for us dahil hindi magiging kami. Ikaw pa din ang gusto niya." Lumabas si Lizer para takpan ng emosyon na nais kumawala sa mukha niya. Sadyang napamahal na talaga sa kanya ang mag-ina, kaya't ganito kasakit sa kanya ang matanggihan. "Wish you all the best. Huwag mo siyang saktan dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka ni Monique. Pakiusap, pasayahin mo siya." "Salamat. Hindi mo na kailangan mag-please dahil gagawin ko talaga yun. Mamahalin ko siya ng higit sa lahat, Lizer. Pahalagahan ng higit sa buhay ko." "That's good to hear. Actually, kanina lang kami nag-usap. Balik na ako sa Paris. I prefer to sell that building." Saad pa ni Lizer patungkol sa building na sila ang nagdisenyo. "Hindi ko kayang ituloy yun, Lavimir. I'm sorry. Hindi ko hangad dadanasin mo ang bagay na yan. Mahaba-haba din ang pinagsamahan natin, kaya hindi ko hangaring masaktan ka." Umiti lang si Lizer. "Una na ako." Tumayo si Lizer, tsaka inalok ang kamay niya kay Lavimir. Tumayo din si Lavimir at nakipagkamay rito. "For our better future," wika ni Lizer. "Salamat sa lahat." Huling saad ni Lavimir bago tuluyang umalis si Lizer. Ilang minuto din ang pinalampas ni Lavimir bago siya maglakad papunta sa parking space kasama si Ethan. "I'll drive on my own. Pakisabi sa sekretary ko na i-cancel ang lahat ng schedule ko." Bilin na saad ni Lavimir bago tuluyang pumasok sa kotse niya. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan niya papunta sa unit ni Monique. Ang dating kulang-kulang isang oras niyang binabiyahe, naging 45 minutes na lang. Nakatatlong doorbell si Lavimir bago tuluyang may magbukas sa kanya. Luhaan ang pisngi ni Monique nang bumungad sa kanya. Kahit siya'y naging emosyonal nang mayakap si Monique. "Shh, dahan na, everything is alright," wika ni Lavimir. "Nagkita kayo? Did he tell everything?" tanong ni Monique nang humiwalay sa pagkakayakap. Tumangulang si Lavimir. "Sinabi niya sa akin ang lahat. Lahat-lahat, Monique." "Nagigilt ako." Ngumiti lang si Lavimir tsaka pinahid ang luha sa pisngi ni Monique. "Wala kang dapat na ikabahala. Wala kang dapat ikagilt. Sinabi niya sa akin na bukal sa loob niya ang lahat. Ayaw kanyang pilitin dahil alam niyang mas mahal mo ko." Lumawak ang ngiti ni Lavimir dahil sa huli niyang sinabi, tuloy ay napangiti si Monique. "Panay ka talaga, kalokuhan. Alam mo namang seryoso ako dito eh." Nakalabing ani Monique. "Seryoso din naman ako, lalo na sa'yo." Napatawa din si Lavimir. "Gusto ko makita si Manika." "Demand, nasaad niya pa?" "Sus, sabi ng sitter ni Manika, palagi ka naman daw sumisilip sa kanila sa tuwing wala ako. Kunwari ka pa?" Irap na saad ni Monique. "Sandali, ibababa ko." Pinanood ni Lavimir si Monique na umakyat. "Talagang mapalikod o mapaharap. Talagang mahal na kita." Naibulong ni Lavimir sa sarili habang iiling-iling. Lalong lumawak ang ngiti ni Lavimir nang sa wakas makakarga na niya ang anak niya. "Kaya hindi mo to ipinapakita sa akin noon, no? Kasi walang test na dapat pang daanan dahil buong mukha ko ang nakuha ng anak mo." Kantsaw na saad ni Lavimir. "Oo, hindi ba nakakatampo? Isipin mo, pumasok ka lang sa akin ng isang beses at basta nagpaputok habang ako nagdala ng 9 na buwan, nagtaya ng buhay sa delivery at nagpakahirap, pero heto't kahit isa, walang nakuha sa akin ng anak ko." Napangisi si Lavimir sa panggagalaiti ni Monique. Habang karga ni Lavimir si Manika, ganoon na lamang ang sayang nararamdaman ni Monique. Ang katanungan niya dati kung mabubuo ba sila bilang pamilya, sa wakas, dininig na din ng Panginoon. Ang iniisip niya na lamang ay kung wala bang kontrata sa kanila ni Lavimir ngayong buo na sila. Dati na kasing babaero yung ama ng anak niya, kaya natatakot siyang baka may isang babaeng lumitaw at magsabi na buntis siya. "Hoy," ani Lavimir tsaka pinitik ang noo ni Monique. "Kanina pa kita tinatawag, ano bang iniisip mo? Ikaw lang ang mahal ko, huwag kang mangamba. Pakakasalan na kita, mahal ko." Tumatawang ani Lavimir.
na ilang naman si Monique. Hindi kasi siya sanay pero kahit papaano, masaya na din dahil may pangako ng itinalaga sa kanya si Lavimir. Aantayin na lamang niya magkatotoo yun. Nang sumunod na mga araw, inaya na din ni Lavimir na bumalik ang mag-ina niya sa dati nilang bahay kasama ang sitter ni Manika. Kala ko pinasira mo na to, tanong ni Monique habang nililibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Hindi, hindi lang talaga ako tumutuloy dito, sagot naman ni Lavimir. Bit-bit niya ang dalawang maleta sa magkabilang braso niya habang sumusunod naman sa kanya si Monique kasama ang anak niya. Eh bakit malinis pa din? Siguro may itinira kang babae dito, no? Baka sang selos kay Monique, tumawa si Lavimir na parang kinikilig. Hindi ako tumuloy, pero hindi ibig sabihin wala na akong pakailam. May tagalinis ako ng bahay, sagot naman ni Lavimir nang tuluyan na siya makapasok sa kwarto. Dahil master bedroom naman ang kwarto niya, doon na lamang sila at ang dati namang kwarto ni Monique ay ang balak niyang ibigay na lang kapag medyo lumaki na si Manika. Kinuha ni Lavimir ang anak at ibinaba sa kama na may saping malambot na comforter. Matapos ay naupo si Lavimir sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Monique. Hinila niya ito at ikinandong sa kanyang hita. Nang araw na umalis ka, okay na okay pa ako. Yun ang akala ko, pero habang lumilipas ang araw, palagi kitang hinahanap. Namimiss ko yung boses mo, ang amoy mo, lahat ng sayo. Akala ko paranoid lang ako. Pero gumising na lang ako na yung pagkamiss ko. Pagmamahal na pala ang naging kapalit. Nag-hire ako ng investigador para hanapin ka. But sadly, napakatagal bago nagkaroon ng result. Nalaman kong nasa Paris ka. Araw-araw nagiinom ako dahil gusto kong kalimutan ang sakit na nasa puso ko. Kaya lang, hindi ko naman alam kung paano. Mahabang paliwanag na saad ni Lavimir habang si Monique naman tutok lang sa pakikinig sa kanya. Mahal din kita, Lavimir. Akmang magdidikit na sana ang labi nila nang may kumatok sa labas ng pinto. Istorbo naman, no? Giit na saad ni Lavimir. Pinagtawanan lamang siya ni Monique tsaka tumayo sa pagkakakandong. Sino bang? Ang inis na kanina'y bumabalot kay Lavimir, biglang nawala nang makita nito ang ama ni Monique. Tito? Napapalunok na ni Lavimir, pero maraan siyang dinagukan ng Ginoo. Anong tito-tito? Walang yakang bata ka? Pahingi-hingi ka pa ng tulong sa akin? Ibalak mo nang ibahay ang anak at ang apo ko nang wala man lang pasabi sa akin? Aba! Napangiwi si Lavimir kahit kagad na nilapitan ni Monique ang kanyang ama. Dad, ako naman po ang may kagustuhan. Huwag na po kayong magalit kay Lavimir. Balak po kasi naming pumunta sana sa bahay bukas kasi mag-aayos pa po kami dito. Ay hindi! Hindi na ako papayag sa mga ganyan mo. Humarap ang Ginoo kay Lavimir. Tawagan mo yung ama mo. Gusto kong magkausap kami ngayon din. Anito pa kahit walang nagawa si Lavimir kundi sundin ito. Dad, kakaayos lang po namin ni Lavimir kung pwede huminahon kayo. Ani Monique nang nasa sala na sila. Oo nga naman mahal, hindi naman nila ginusto ko anong nangyari sa nakaraan. Pangungumbinsing saad din ng mami ni Monique. Hindi naman ako galit. Ayoko lang maranasan muli na mawalan ng anak ng halos 2 taon. Gusto ko makausap ko kayo ng maayos. Yung buo yung loob nyo at hindi na mababago yung desisyon na tatahakin nyo. Natigil lamang ang pagdidiskusyon nila nang bumukas ang pinto sa sala. Pumasok ang mag-ama. Padre, ano bang atin? Bungad ng daddy ni Lavimir. Naupo sila sa sofa kaharap ng mga alkantara. Pansamantala ang sitter muna ang nag-aalaga sa sanggol. May problema na naman bang ginawa ang anak ko? Diretsahang saad ng daddy ni Lavimir. Wala naman. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang mga pinagdadaanan ng mga bata. Nais kong alisin sa pamilya natin ang arrange na yan dahil iba na ang panahon ngayon. Kung sa bagay, tama ka. Balak na kaya nilang lumagay sa magulong buhay? Lagay mo kaya, saad ng daddy ni Lavimir. Sabay-sabay silang tumingin sa dalawa. Kailan ba ang kasal nyo? Paagad na tanong ng daddy ni Monique. Nagkatingin ang sina Lavimir at Monique. Nagkakapaan kung ano ang dapat na isagot. Abay, mukhang wala pa talaga kayong plano, no? Hindi ako papayag na basta na naman kayong magsama. Ayoko nang pabago-bago yung takbo ng isip nyo. Apo ko ang kawawa. Ilapanig Ginoong Manny. Eh kung tayo na lang kaya ang mag-set ng date kung kailan ang kasal nila. Kinikilig na sabi ng mami ni Monique. Nagkaisa naman silang tatlo. Mantala nagkatinginan na naman si Monique at Lavimir. Itinigil na mga ito ang arranged marriage sa pamilya nila. Ngunit pinakailaman naman ang kasal nila. Basta by the end of the month. Pinaling saad ng mami ni Monique. Madami-dami pa yung pinagkwentuhan nila. Gusto pang ang hiramin si Manika
hindi lang pumayag ang daddy ni Lavimir dahil dapat daw ay pare sila. Daw maaari na ang kampo nila Monique ang maunang mag-uwi, kaya ang ending, parehong hindi nakahiram ang parehong kampo. Nang magdilim na, ay nagkanya-kanya na din sila ng uwi. Gustong pagsara ni Lavimir ng pinto, napahinga siya ng malalim, nilapitan siya ni Monique. Pasensya ka na, napipressure ka ba? Ani Monique habang nakaikot ang bisig niya sa bewang ni Lavimir. Worth it naman kahit ma-pressure. Malambing na sad ni Lavimir tsaka hinagganang noon ni Monique. Magluluto ako ng hapunan. Silipin muna si Manika. Pauwin muna si Manang. Ha? Bakit naman? Curious na sad ni Monique. Kailangan tayo ang maunang magbinyag ng bahay, hindi ba? Makahulog ang sad ni Lavimir tsaka ngumisi. Agad namang naintindihan ni Monique ang nais niyang pakahulugan, kaya't nahampas ni Monique ang dibdib ni Lavimir. Panay ka talaga kalukuhan? Tatawa-tawang tumalikod si Monique paakyat sa kwarto. Nakagat ni Lavimir ang labi niya dahil sa bawat pagpitik ng balakang ni Monique. Tulog pa din naman. Binuksan ko na lang yung pinto para madidinig natin yung iyak. Ani Monique nang bumaba. Pinaghain na siya ni Lavimir ng pagkain. Masuyong pinagmasda ni Monique ang kanyang soon-to-be husband. Sana hindi ka magbago. Ani Monique at tinignan siya ni Lavimir. Okay na ako sa kung ano ko ngayon. Gusto kong pagsilbihan kayo ng anak mo hanggang sa huling buhay ko. Ani Lavimir nang makaupo. Hinawakan niya ang kamay ni Monique na nakapatong sa mesa. Wala man lang akong engagement ring. Masyado kasing nagmamadali ang parents mo. Nakasimangot na ani Lavimir. Si Manika lang. Ayos ng patunay na gusto mo talaga akong pakasalan. Matamis nang umiti si Lavimir. Mali siya ng kalkula. Hindi nagbago si Monique. Sweet pa din ito at malambing. Siguro may tampo lamang nang una silang magkita. Here, kumain ka pa. Ani Lavimir, tsaka muling naglagay ng sausage sa plato ni Monique. Hindi, okay na ako Lavimir, ang dami na niyan. Reklamo ni Monique habang nakangiti. Kasalanan mo, minahal mo ko eh. Makahulog ang sad ni Lavimir habang nakangiti. Napairap na lamang si Monique dahil sa baluktot na katwira ng fiancé niya. Si Lavimir na nga rin ang nag-asikaso ng pinagkainan nila dahil nais niya daw na maging fresh ang tahong na kakainin niya oras na pumasok siya sa kwarto. Pasado alas 11 na ng gabi nang matapos siyang asikasuhin ng lahat. Tahimik siyang umakyat. Inabutan niyang taimtim na natutulog si Manika sa kanyang crib habang ang fiancé niyang si Monique nakapangtulog na pula. Silk iyon na parang roba. Pikit na din ang mata. Nilapitan ni Lavimir si Monique at siniguro kung tulog na nga ba talaga ito. Hindi kumibo si Lavimir. Sa halip ay pumasok siya sa bathroom para maligo. Half bath lang ang ginawa ni Lavimir dahil hating gabi na din. Ganon pa din ang posisyon ni Monique kaya nasiguro niyang tulog na nga ito. Pero tulad ng plano niya, walang makakapigil sa kanya. Pakatagal ng panahon na binuno niya bago niya muling maranasan ang ganitong bagay sa piling ni Monique kaya't hindi na siya magsasayang pa ng panahon. Marahang umakyat si Lavimir sa kanilang kama. Maingat niyang hinarap ang mukha ni Monique. Pinugpog ng halik ang leg nito hanggang sa kusa itong magmulat ng mata. Nagulat pa nga si Monique nang makita ang mukha ni Lavimir sa kanyang ibabaw. Malamyo sa mukha nito at nakabalandra ang tipak ng abs sa tiyan nito. Let me in. Saad ni Lavimir. Slowly. Pahabol pa nito pero dahil kagigising lamang ni Monique, hindi ito nakasagot. Tanging pagtango lamang ang nagawa. Nang humaplos ang malambot na kamay ni Lavimir sa mga braso ni Monique, ay para silang napapaso. Napapapikit si Monique sa tuwing magdidikit ang kanilang balat, lalo na nang lumapat ang labi ni Lavimir sa mga parteng madalang lamang mahawakan. Kumawala ang tinig kay Monique nang hindi niya makayanan. Ang bawat paghalik ni Lavimir nagdudulot sa kanyang kakaibang pakiramdam. Nang hindi na natiis ni Monique, ay siya na ang umibabaw kay Lavimir. Habol hininga si Lavimir habang titig na titig kay Monique. Manipis na silk na sando lamang ang suot nito, kapares ng bikini na ngayon lamang napansin ni Lavimir. Init na si Monique, ganoon na lamang ang pagsinghap na nagawa ni Lavimir nang sunggaban siya ng halik ni Monique. Puno ng uhaw at pagmamahalang halik na ibinibigay ni Monique. Kapwa nalito sila, ngunit tulad niya ng sinabi ni Lavimir, hindi niya hayaang si Monique ang magtatrabaho para sa kanya. Kaya't mabilis niyang inikot si Monique. Papasok ako pero bago yun. Handa ka bang magpakasal sa akin? Tanong ni Lavimir sa gitna ng mapupungay nilang mga mata. Oo, mahal ko.
Oo, pakakasalan kita. Sabik na saad ni Monique, walang pagdadalawang isip na pumasok si Lavimir sa kanya. Ang bawat ginagawa nito ay kapalit ng pag-iingay ni Monique ang siyang mas nagpapalakas ng pagnanais ni Lavimir na ito ay pasayahin. Mahal na mahal kita, Monique. Mahal na mahal ko kay ni Manika. Puno ng pagmamahal niyang sambit habang hinahagka ng leeg ni Monique. Mahal na mahal din kita, Lavimir. Madaing natugon ni Monique na gabing yun, talagang pinuno nila ang kulang-kulang 2 taon na hindi nila pagkikita. Kapwa bagsak ang katawan nila matapos lumigaya. Nihisa ni Lavimir si Monique na hinang-hina. Pinagtatawanan pa nga niya ito dahil mabilis mapagod. Yumuko si Lavimir at humalik sa noon ni Monique. Sleep well, wife. I love you. Masuyo niyang bulong sa tenga ni Monique bago pumasok sa bathroom para maghugas ng katawan. Bagaman aircon ang room nila, ay pinagpawisan pa din siya dahil sa mga matindi niyang moves na noon ay hindi niya nagagawa kay Monique. Halos isang buwan din ang nakalipas mula nang pinaghandaan na ang granting kasal nila ni Monique. Medyo kinakabahan pa nga si Lavimir dahil ilang minuto na silang nag-aantay sa loob ng simbahan, ngunit wala pa ding senyales na nandyan na si Monique. Nudsunod na ang pagpapakawala ni Lavimir ng hangin hanggang sa hawakan ni Ethan ang balikat niya. Kumalma po kayo, dadating ang bride niyo. Just trust her, nakangiting ani Ethan. Oo, alam ko, asik ni Lavimir habang nakatuon ang atensyon niya sa nakasaradong pinto ng simbahan. The bride is here, anang nasa labas. Doon lang nakahinga ng maluwag si Lavimir kasabay ng pagbukas ng pinto. Malawak na ang pagkakangiti ni Lavimir nang tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Monique na siyang may pinakamagandang ngiti sa lahat. Na mga sandaling yun ay hindi na maalis ni Lavimir ang kanyang paningin sa mapapangasawa. Ayaw niyang maging emosyonal, ngunit hindi niya akalain na aabot sila sa punto na ito. Walang paglagyan ng kaligayahan ni Lavimir, lalo na nang maglakad na si Monique kasama ang mga magulang. Di niya lubos maisip na ang babaerong katulad niya mabibighani din pala at tatayo sa harap ng simbahan kasama si Monique. Ang babaeng noon pa man ay inaayawan niya. Malaki ang pasasalamat ni Lavimir sa mga magulang nila dahil kung hindi dahil sa ginawa ng mga ito na pagpilit sa kanila ni Monique, hindi sana siya magiging masaya ng ganito. Ipagkakatiwala ko na sa iyong pangangalaga sa anak ko. Sambit ng daddy ni Monique nang maiabot nito ang kamay ni Monique sa kanya. Dad nang paulit-ulit kong sinasabi, mahalin mo yung anak ko nang higit sa lahat. Huwag mo siyang saktan. Maging maligaya kayo hanggang sa huli. Sunod-sunod na saad ng Ginoo habang ang ina naman ni Monique, sige na ang punas ng luha. Makakaasa po kayo, Dad. Mamahalin ko po ng higit pa sa aking buhay ang anak niyo at ang apo niyo. Ani Lavimir, tinapik lang ng daddy ni Monique ang balikat ni Lavimir, tsaka ito nagpaalam at umupo na sa kanilang pwesto. Matamis ang bawat ngiti nang harapin ng dalawang pari. This is it. Wika ni Lavimir, napahagik-gik tuloy si Monique. Umataras ka na hanggat hindi pa nagsisimula. Birong saad pa minsan ni Lavimir, pero umiling si Monique habang tatawa-tawa. Desidido na ako, nakangiting ani Monique. Okay then, let's go. Hawak kamay nilang pinakinggan ang pangaral ng pari sa kanila. Minsan nga hindi nila mapigilang mapatawa hanggang sa magpalitan sila ng singsing at mga pangako sa isa't isa. And now, I now pronounce you husband and wife. Mino kiss the bride. Anunsyo ng pari, nakangiti si Lavimir nang hawakan ng belo na nasa ulo ni Monique. Nang tuluyang mailihis ni Lavimir ang belo ng asawa niya, bumungad ang mas maganda pa nitong muka. Walang pagdadalawang isip na hinagkan siya ni Lavimir. Kahit nasa simbahan lang sila, ay hindi nagpaawat si Lavimir na mahalikan si Monique ng malalim. Ninamnam ni Lavimir ng husto ang malambot na labi ng asawa. Nang mawawala na ng hininga si Monique, ay bahagyanan niyang itinulak si Lavimir. Tuloy ay naging sentro sila ng tawanan, ngunit para kay Lavimir ay isang selyo iyon ng kanilang kasal na hindi malilimutan. Napuno ng palakpakan ng simbahan nang maglakad na sila palabas. Kinarga na ni Monique ang kanilang anak. Iginiya ni Lavimir ang kanya mag-ina papasok sa kotse. Ang buusan ng pamilya na sinasabi ni Monique ngayon ay nagkatotoo na. Buo na sila at ang mas masaya pa, madadagdagan pa ng isa dahil buntis na siya ng 1 buwan sa pangalawa nilang anak.